I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa lahat ng mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, yung nakikita ko, siyempre si dating Pangulong Duterte yan. Oh, diba? Nako, viral ngayon sa social media. Ha? Pinakalat talaga ng mga followers niya. Tuwang-tuwa talaga ng mga DBS guys, DDS na dilawan. Alam nyo bakit? Nako, nag-survey kasi itong pahayag, itong nakaraan lang. Ha? Late upload ito pero kailangan kong ilabas. No? Nag-survey ang pahayag. Alam po natin ang publicus guys, makadeterte po yan. At syempre, mga bes, ha, number one sa survey, si dating Pangulong Duterte. O, diba? Pero kung ako ang tanungin nyo, kasi guys, tatakbo daw, no, sa 2025, if ever tatakbo. Pero sabi niya nga doon sa kanyang isang video, diyan sa gikan sa masa, laban sa masa, para sa masa, nung nagkaroon ng, guys, yung, nung nalaman niya nga, tinanggal yung confidential fund ng anak niya, eh nagsalita siya, pag ma-impeach daw ang si Garutay, mapipilitan tatakbo. Parang pananakot yun, ano. O, edi tumakbo siya kung wala namang problema dun, wala namang pumipilit, no? So, ibig sabihin yung mga kababayan, parang talagang ang dating, humanda kayo, parang ganun, ha? Galing, ha? Dahil number one sa sorbi, mga bes, ito lang masasabi ko po. Alam nyo, kung ang pag-sorbi nyo kasi, ang tinatanong nyo, puro Duterte followers, natural. Expected nyo, number one yan, alangan number 10. Natural, hindi, di ba? Pero yan, yung mga pinagtanungan ng publiko, talagang puro Duterte supporters yan, ha? Wala dyan po ang Marcos loyalist at ang iba pang mamamayang Pilipino na talagang ayaw sa pro-China. O, di ba? Siyempre, pag followers, ang pinagtanungan mo, natural, number one, gawin mo number one. O, di ba? Nangunguna sa survey. Pero kung sa tutuusin lang, guys, ha, bilang isang Pilipino, concern ka sa kapwa mo, hindi katulad ng mga DDS, hindi concern niya mga yan, puro toxic ang lumalabas sa mga bunganga nila, yung mahilig sila magpalaaway ba, parang mana kay Garutay. Diba? Para sa akin, sa edad niyang 84, correct me if I'm wrong, ni dating Pangulong Duterte, mas maganda guys, magpahinga na lang siya sa bahay niya, pasyal-pasyal na lang siya doon. Hindi rin kasi biro din kasi ang trabaho ng isang senador, di ba? Oh, mabigat din 'yun. Alangan naman na ipapasa niya lang sa kanyang staff, hindi naman pwede po 'yun. Oh, so kailangan niyang pahinga. 6 years siya nagtatrabaho bilang pangulo, pagbigyan na lang, no? Walang reason para tumakbo. Para naman na marami namang senador na tumutulong sa bansang ito, except lang yung mga pro-China. Sino nga 'yun nga, guys? Hindi ko alam, eh. O, diba? Para sa akin, rest lang na. Kumbaga, pahinga na lang. Alagaan na lang po siya. Kasi, lalo na't may tungkod, diba? O, kung bumagyo, baka isang hip ng hangin, tumba na yun sa dating Pangulong Duterte. Mas maganda yung ganun. Pabayaan niya na lang sa iba ang magtrabaho. Tumakbo sa pagkasinaror. Alam po natin, next year, 2025 na. O, diba, 2024 na ito. Happy New Year sa inyo, mga kababayan. Lalo na sa mga toxic, yung mga bunganga sa social media na walang ginawa, kundi manira ng kapwa. Wala naman nagagawa. Bumubula ang mga bunganga. Nagkanda muta-muta ang kanilang mata. Para makita ang hindi maganda sa Marcos administration. Laging pinupuna. Naks naman. O, diba? Makata. So, anyway, para sa akin, guys, yun lang. Sa akin, concern lang, no? Pero tandaan nyo, mga Marcos loyalists, siyempre, hindi lang po si dating Pangulong Duterte ang, ang tatakbo. Marami sa kanyang mga, yung mga kaalyado, ika nga, no? So, sa mga Marcos loyalists, alam nyo na kung sino ang ibubuto natin, ha?
ibubuto natin yung talagang nakakatulong sa Pangulong Marcos Jr., hindi yung pro-China. Bakit? Mamaya sa mga diplomatic protest ni Pangulong Marcos, sila naman kukontrahin nila pag silang nanalo sa yung mga pro-China na senador. Kaya mag-ingat kayo be sa inyong mga pipiliing maging senador. Piliin nyo kung sino yung i-endorsohin ni Pangulong Marcos Jr., ibig sabihin nyo na makakatulong sa kanya. Yun, doon tayo. So dahil number one, si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, since the start, na nag-umpisa ng mga kampanya si Pangulong Marcos Jr., never ko pa nakita si Pangulong Duterte na nagsalita na sinuportahan niya si Pangulong Marcos Jr. Hindi po. Tandaan po natin, dating liberal party ito, si dating Pangulong Duterte, guys. Appointees ni ni Cory Aquino. Talagang makadilaw ito. Alam na po natin, PDP laban, dilaw po yan. Lalo yung isang senador na nagkuda-kuda sa social media. Yung sinasabi niya nagumagamit daw si Pangulong Marcos Jr. na bawal na gamot. Jesus. 101% dilawan po 'yun si Nikki Cusiting, dating senador. Yung mga patutsada niya, grabe 'yun, guys, ha. Matindi. Expect niyo 'yan pag dilawan. Walang humpay ang paninira nila sa pangulo. Nako, wag na kayo magtaka kasi dekada na sinisira ng mga Marcoses, kaya hindi na po nabago po sa atin 'yan, Mas matindi pa nga ang mga akusa nila sa pangulong dating pangulong Marcos Senior sa ama niya. Sus, ngayon pa ba kaya? Nako, wag kami. Bugbog na kami sa paninira sa mga Marcoses, pero never kaming maniniwala. Kami mga totoong sumusuporta sa kanya, sa Pangulong Marcos Jr. Sus, kahit hindi nga kami kilala, pero nananatili yung loyalty namin sa mga Marcoses. Kaya huwag kaming utuin, dahil hindi kami kayang utuin. Sinasabi nyo, mga bayaran ng mga vloggers ni Pangulong Marcos Jr. Uy, sus, kwento nyo na lang yan sa pagong na panot. Manigas kayo sa inggit. Lalo't ngayon, talagang maganda ang pamumuno nyo. Saan kayo makakita nyan? So yun, guys, titingnan natin dito ang number one, si dating Pangulong Duterte. Ako, sa totoo lang, guys, si dating Pangulong Duterte, lingid din naman sa ating kaalaman, may nagagawa din kahit papano yung kanyang build. Pero sa kabila ng lahat, talagang hindi ko rin gusto yung kanyang ibang klaseng galaw, guys, ha? Lalo't hindi niya sinusuporta ng Pangulong Marcos Jr. Inakusahan niya pa nga mag-sup-sup. Dahil sinasabing sup-sup. Weak leader. O adik pa ang Pangulo. Pero nirisbakan ba ni Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Kasi mabait ang Pangulong Marcos . As in, mabait. Hindi pala mura. Sobrang bait. Yung kabaliktaran, di ba? Kung si dating Pangulong Duterte, sabi nila palamura, ito namang kabaliktaran ngayon, sobrang bait ang current Marcos administration. current president ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr., super bait naman, grabe, antindi, tahimik, no? Hindi palamura yan. So anyway, guys, ito po yun, yan, una-una, ito, guys, courtesy po ng usapang balita, News Philippines, agay, number one, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinakabang surbisa para sa Senado, Isko Moreno, Lenny Robredo at PARD, possibly kaya magkita-kita sa Senado, trusting ni Duterte, mataas na naman, agay, Publicus Asia, number one, si Congressman Tulfo or Erwin Willie Ong, baka yan pa ang buboto ko, no? Si Congressman si Doc Willie Ong, Congressman Tulfo, ayan. O, di ba? Tapos si Senator Bongo Agoy. Senator Amy, ayan, baka sakali. Senator Ronald De La Rosa, agoy. Tito Soto, agoy. Isko Moreno, naku, lalong agoy. Ping Lacson, naku, super agoy. Lenny Robredo, ay, walang agoy. Wag na. Mas okay pa to si Gibo Chuduro, guys, ha? Kung tatakbo siya. Basang sa akin dito, Erwin Tulfo, Willie Ong, Senator Amy Marcos, at saka si... Kaingay ng tricycle namin, guys. Malapit kami sa kalsada. Si Secretary Gibo Chuduro, magaling ito, guys, ha? Mas magaling ito kay Garutay. Kung sa experience lang,
Ah, ikumpara mo si ano si Sara Duterte kay Gibo Chodoro sos malayo, wala pa sa kalingkingan sa husay ni Secretary Gibo Chodoro, guys. Ah, ng DND. Piya Cayetano, ayan, number one. Uy, naku. Tingnan nyo, guys, ha? So, yun, mga kababayan, nakikita nyo, ayun, ha? Number one, nagay, ha? Oh, chocha, lo, diba? Oh, see? Number one yan, si Lulu Digong, agay, ha? Tuwang-tuwa ang mga didesitets. Katulad po, guys, ng sinasabi ko, pag puro followers ni dating Pangulong Duterte, ang pinagtanungan, natural. Ah, number one yan. Expected na nyo yan. Alam nga number 10. O yan, oh. Si Erwin Tulpo. O yan. With Doc Willie Ong. Christopher Bongo. Agay. No way. So, sa mga Marcos Layulis, eh, alam po natin kung sino ang ibubuto natin sa 2025, guys. Ah. Kung, ano, kung sino po ang i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., doon po tayo. Huwag tayo doon sa pro-China. Baka mamaya, pag gising ko, ibibinta na ako. Ayaw ko ng ganyan, mga beys, ha? Ha? Naloka ko, mga beys, ha? Ayan, si Congressman Erwin Tulpo. Ayan, si Doc Willie Ong. Okay lang yan, guys, ha? I-try natin itong mga baguhan. Ha? O, yung mga luma. Nako, mga beys, huwag na. Huwag yung mga luma. Mahirap na. Ah, kasi, ewan ko, baka hindi makakatulong yan sa Pangulong Marcos Jr. Sa mga dapat na aprobahan sa Senado. Aha. So, nakita nyo yan, mga bes? See? Nako! Pero wag ka, guys, ha, yung anak ni Tito Soto, ha? Siya po ang chairman ng MTRCB. MTRCB, oo. Oh, ay, nako, yan si Ping Lacson, sinabi niya, ano guys, ha, bula-bula daw yung ano, ha, yung mga investment ni Pangulong Duterte, ay, Pangulong, bula-bula daw yung mga investment ni Pangulong Marcos Jr., grabe, ah, grabe talaga mga dilaw, no, sobrang inggit, kasi sila, wala silang nagagawa, silang mga nakaupo, eh, si Pangulong Marcos Jr., 1 year lang, eh, dami yung nagawa pa. Yung mga bumatikos, ayun, laging hindi sang-ayon sa mga magaganang proyekto ng mahal na Pangulo. Aya? Kaya manigas na lang kayo sa kinanatatayuan nyo. Kwento nyo na lang sa pagong napanot. But anyway, guys, ayan. Anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay, ano? Tandaan po natin. Majority ng Pilipino ayaw sa pro-China. So, yun mga bes. See you again on my next upload video. Bye. Babus, see you on 2025 next naman. God bless Philippines. Mag-ingat po kayo guys, ha, sa mga patutsada ng mga DDS na dilawan. Oh, totoo yan, si dating Pangulong Duterte, naku, dilawan po yan. Hanggang ngayon naman, di ba, PDP laban yan, dilawan ng PDP laban. Sa totoo lang. So yun guys, see you again, bye, and babus, good luck Philippines. Ay, hindi. God bless Philippines!